Mahalaga ang Biblia sa ating kapanahunan. Ngunit sa kapanahunan ni Jesus ang mahalaga ay ang simbahan o iglesia, kung kaya iniukol niya ang kanyang sarili upang itatag ang kanyang simbahan o iglesia. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Mateo Kapitulo 16:18. Marahil alam ni Jesus na sa paglipas ng maraming taon maraming Kristiyano ang magkakagulo-gulo sa pag-isip sa pagbibigay ng kahulugan sa mga nakasulat sa Biblia, kaya naging mas mahalaga para sa kanya ang pagbuo, pagtuturo at pangangaral sa kanyang simbahan o iglesia. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Gawa Kapitulo 20:28. At ang simbahan na ito ang nagsinop sa mga aral at turo ni Jesus. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo, sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika 2:15. Bakit nga ba ginawa pa ang Biblia? Ang Biblia ay koleksyon ng mga aklat, prose, proverbs, prophecy, songs, prayers, poetry, legends, legal documents, parables, sermons, letters, stories at iba pa. Alam nyo ba na si Jesus at ang mga alagad ay walang iniwan na dokumento na nagsasaad kung ano-ano ang mga aklat na ibibilang o isasama sa Biblia? Noong 9 AD ang simbahang Katoliko ang nagsimulang tipunin ng mga aklat na ito. Tinalakay din ito sa Council of Hippo noong 393 AD at Council of Carthage noong 397 AD at pinagtibay bilang isang batas ni Pope Innocent noong 405 AD. Para saan nga ba at kailangan pang tipunin ng simbahang Katoliko ang mga aklat na ito? Sa kadahilan ng una, ito ay mga sulat o liham ng apostol para sa simbahan, ikalawa, ito ay ginagamit sa pagtuturo na naayon sa simbahan, at ikatlo, ito ay opisyal na aklat na ginagamit sa liturhiya o sa banal na misa. Hindi napapabilang dito na ang Biblia ay gagamitin sa debate, hindi napapabilang dito na ang Biblia ay gagamitin sa pagtuligsa sa kapwa Kristiyano. Sa kabuuan ng Biblia, walang sinabi si Jesus kung gaano kahalaga ang Biblia, walang sinabi si Jesus na gamitin mo sa lahat ng debate ang Biblia upang ipagtanggol ako. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Juan Kapitulo 21:25. Ibig sabihin kung Biblia lang ang alam mong gamitin para palawigin ang iyong pananampalataya para ka lang isang sanggol sapagkat kakaunti ang iyong nalalaman tungkol kay Jesus. Ano pat sinabi ni Juan kung isusulat lang lahat ang kasaysayan ni Jesus hindi magkakasya sa buong daigdig? E ano nang aba ang nangyari sa mga ginawa ni Jesus na hindi na naisulat? Uulitin ko ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonika 2:15. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo, sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Sininop ito ng kanyang simbahan. E bakit ginagamit pa at binabasa ng mga Katoliko ang Biblia? Sapagkat isa ito sa mga tradisyon na hindi maaaring alisin lalo na sa banal na misa. Kung nais mo pang matuto tungkol sa pananampalatayang Kristiyanong Katoliko, makinig lang po sa aming mga live at iba't ibang topic ang inyong matututunan. Spend time with Jesus.